Yo, magandang araw sa inyong lahat mga idol. Meron po tayo dito ang How June Stator. No, paano nga ba natin malalaman if goods pa po yung ating Stator coil, no? Kung ito ba ay maganda pa yung charging o magpapalit na tayo ng Stator coil. Ayan. Kung ito ba ay nasa goods condition nga o pasira na mga idol. Alright. So yung Stator coil natin dito ay yung sa How June. Yung sa audio mga idol, tatlo po yung charging. Makikita nyo, tatlo po yung yellow. No? So, lahat po yan naka-floated. No? Bali, full wave yan mga idol. Okay? So, paano nga ba natin malalaman kung may problema o kung sira na yung full wave na Stator coil? So, yung gagawin natin dito, i-click clip natin yung isang coil dyan gamit po ang test light. Yung isang yellow dyan, i-click clip natin sa dulo ng ating test light. Tapos, yung isa naman ay i-test natin. Tapos, i-kickstart natin. Pag umilaw yan, i-kickstart natin, ay goods yan. Yun, umilaw. Okay. So, goods po yung linya na ito sa isa. Next natin itong isa. If goods, no? Yun, okay din. So, ibig sabihin, okay po yung linya ng tatlong ito, mga idol. Ngayon naman, tutusukin natin yung isang test light natin, ganun pa rin yung pagkakatest natin. Itutusok naman natin sa body ground, no? Ayan. Dapat, hindi ito iilaw, mga idol. Pag umilaw yan, ibig sabihin, may problema, hindi po naka-floated yung ating stator na ito. Ibig sabihin, pasira na yan mga idol, grounded na. So, dapat hindi iilaw. Kick natin. Yun, walang ilaw. Okay? So, sa tatlong to, isa-isahin natin yan. Yun. Yan, lumipat tayo. Yun, wala. Yun, wala. Kabila naman. Yun, wala. So, dito mga idol, masasabi ko na maliwanag pa sa sikat ng araw na yung ating stator na nakakabit dito po sa ating How June ay nasa good condition. Yung mga idol, kasi yung How June ay full wave. So, ganun po i-test pag naka full wave yung ating stator, pag ito ay good condition pa o hindi na. Alright. So, sana sa video na ito mga idol ay may nakuha kayong tips at kalaman sa i-share natin ngayon. Alright, so mula sa nating video. Peace out muna. Bye-bye. Salamat po. Ingat. Yo, so next video natin, kung napansin nyo, mag-wiring po tayo nito mga idol. Yung harness na nandito, ito po yung harness natin sa TMX 155. Tapos ito yung, ano, yung audio ng makina, i-connect natin doon po sa wiring harness ng TMX 155. Gamit po ang CDI. CDI yung kahit pong regulator na 4 wire na pang GY6. Tapos gamit po yung ating CDI na 4 pin mga idol, yung sa Lifan. So hindi ito yung gagamitin natin, no, kasi actually naikabit ko na po yung sa Lifan. Ayan. Naikinabit ko na po yung CDI na 4 pin. Ka-battery operated. No. Siguro naman alam nyo na mga idol kung paano mag-battery operated ng 4 pin. Yung gagawin lang natin kasi dito, mga idol, kung mapapansin nyo, dalawa lang po yung connection galing po ng stator dito, mga idol, papunta sa ating regulator. Yung pink at saka yung yellow. Pero sa kabilang side, mapapansin natin, tatlo. So, yan yung abangan nyo sa video na ito kung anong gagawin natin para mapalabas natin yung kuryente. Alright, so dito lang muna tayo. Peace out muna mga tropa. Bye-bye! Salamat po. Ingat!